219-216. Error easy. So check nato unsa ang error code. So check sa nato ang error code. The meaning ani. So ito sa error code. P19. So P19 ra. P19 thermal pressure motor lock. So 216 TPH pressure sent does not go on. So check na to ang TPH niya. Banda. So i-off sa atong unit, check na to ang master unit niya. Na tanggal na tong master. So dayon na part ang iyang TPH. So tanaw na to, ngayon nag-error siya. So i-check na to siya. So tanggalin na to ang TPH sensor. Okay, ground, tanggalin ng ground. Cover na. So na siya dua ka lock siya ang cover. So i-check na to ang motor niya, mo ni ang motor. So i-check na tong connection na ni kung say daot. So nagwala na to na ron tutanggal sa cover. So napudre. Galo na to diya. So, matanggal ang cover. So na i-dua ka screw. Na tanggalo na siya, bali upat ka screw tanggalo. So natanggal na to ang katong cover. Sumoto ang cover. So before na matanggal ang motor, so tanggalon sa to ning mga dua ka spring. So ay dua ka spring, tanggal ang dua ka spring. So ani. So naa siya seal lock dere para matanggal ning pressure lock niya. So naa siya seal lock dere, tanggalon na to na siya pod. So na pod pikas, na pod seal lock sa pikas. Tanggalon pod sa kapil. So after matanggal ang silak, so natanggal na mo ang natanggal ang dalawang spring. So check natin tong ito na motor, yung connection ng motor. So ito yung sensor niya sa TPH sensor. Ito yung gear. So check natin yung gear. So dapat itong gear na to may lock. So nakita natin wala na siyang lock. So hanapin natin kung saan ang lock. Dapat na siya, nakalock yan siya. So dapat nakalock yan siya. So ito yung nag-error sa kanya. So dapat nakalock to siya. So papalitan na itong buo para ma-okay yung unit natin. So pagtanggal nito, ito, dalawang screw. Tanggal yung mga ano, cable. Then ito yung buo. So dapat
nakalak to siya. So kuha tayo ng buong ganito, or pwede kung may spare kayo ng ganito, pwede ito lang yung papalitan. Pero wala man tayong available, so buo na lang. So buo, ito yung kuha tayo ng good. Ito yung good. So nakita natin may lock siya, may screw siya. Ito yung good. So hindi siya nag-move. May lock siya. So try natin. Sige. So assemble tayo ulit. Tapos, kabit mga wire. Yun, nakabit na natin yung motor niya. Yung good na motor at yung gear. Tapos, kabit natin yung mga spring. Yan. Yung kung ang machine mo ay RZ, same error lang po sila. Same tawag nun. Same approach ng error. So kung pwede din ma-apply to sa RZ or EZ na unit. So lagay natin ang thermal. Kabit yung mga wire. Kabit natin yung spring. Ayan. Lock natin. Ayan, dito sa likod. Okay.
Then, kabit natin yung ano, master. Close natin. Then, turn off tayo. So, try natin. Reset mo muna na. Reset natin, reset. So, hard reset tayo. So, hold niyo yung pin position, tapos start, tapos tatlong 1, then hold yung reset button. So, nag-0 na siya. So, try natin yung ano. So, see, nag-move na siya. So, start natin mag-master. So, nag-move na siya. Nawala na yung error na P19-216. So, itong ginagawa niya, nag-pump to siya. Nag-pump ito ng ink. So, nag-start na siya, nag-master. So, umangat na yung tray niya. Ito. Yan yung sa loob niya. Yan yung mechanism niya. Yan yung process niya kung paano siya mag-tapon ng master at mag-guha ng master. Yun. Yun. Yan. Yun. Lumabas na. So, 0. So, tapos tayo. So, solve problem natin yung P19-216. So, thank you. Thank you, sir.